Follow us on Facebook at fb.com/packboyanime. Hoy, naku! Hoy, Sarah! Dali mo na yan dito! Opo! Kailangan si Miss Minchie kapag nandito ang magulang ng mga estudyante. Opo, Mr. James. Sarah! Becky! Opo, nandiyan na po, Miss Minchie. Nako, ayan na. Natataranta na siya. Malapit nang magsidating ang mga estudyante kasama ang mga magulang nila. Wala na ba kayong nakalimutang linisin dalawa? Opo, nalinis na po namin ang lahat. Sigurado kayo, mag-i-inspeksyon ako. Sila Miss Lavinia, kaya lang ate. Ano problema? Ang mama mismo ni Miss Lavinia nagsabi na sunduin sila. Pasensya na ate, masakit ang tiyan ko kaya hindi ko sila masusundo. Ano? Hindi mo sila masusundo? Pasensya na. Ay naku, ba't ba ngayon pa sumakit ang tiyan mo? Hindi ko rin ginusto ito. Baka naman pwedeng si Sarah na lang ang sumundo kay Miss Lavinia at saka sa mama niya. Ano ka mo? Si Sarah? Oo. Alam na ba siguro ni Sarah kung saan ang daungan? Nakita niya yun noong dumating sila dito mula sa India. Hay, Amelia. Pero pwede na rin siguro si Sarah. Matutuwa si Miss Lavinia kapag nakita niyang si Sarah ang pinadala ko doon para sumundo sa kanila. Ate naman.
kailangan ikaw ang papa ko. Ano? Ang papa mo? Kasama ko ang ate ko at ang mama ko. Andun sila, oh. Hindi ba nung huli tayo nagkita, sinabi ko sa'yo na may sakit ang kaibigan ng papa namin? Oo. Pupunta si papa sa Paris at doon siya maghanap ng tutulong sa kanya. Ano? Sa Paris? Oo, alam mo kasi, patay na raw ang kaibigan ng papa ko. Tapos, nawawala yung nag-iisang anak na babae ng kaibigan niya. Si papa ang legal advisor niya, kaya hinahanap niya yung anak. Ang hirap ng ginagawa ng papa mo. San nga pala ang mama at papa mo? Wala na, patay na sila. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Kawawa ka naman pala. Oh, kailangan ko nang umalis. Sige, babay na. Mag-iingat ka. Pasensya na po. HD encode by Carlalo 16. Maligayang pagbabalik! Maraming salamat sa pagsundo mo sa amin dito ni Lavinia. Teka, nasaan si Miss Amelia? Pasensya na po. Hindi po makakarating si Miss Amelia dahil bigla pong sumama ang pakiramdam niya. Kaya po ako ang sumundo sa inyo. Ano? Sumama ang pakiramdam niya? Siya pa naman ang gusto kong sumundo sa amin ni Lavinia. Pero hindi bale, maraming salamat na rin. Tayo na, Lavinia. Napakarami naming dala kaya tumawag ka ng malaking karuahe. Sige, babalik agad ako. Kala ko kayong makita uli. Mukhang masigla si Miss Lavinia. Parati naman masigla ang anak ko, hindi ba? Nakakatawa, hindi ba? Alam mo ba, Miss Minchin? Ngayon ko lang naipasya si Lavinia sa buong Europa. Nabitin nga siya, masyado kasi maiksi ang bakasyon nila. Naintindihan ko. Pero hindi naman namin pwedeng pahabain ang bakasyon. Dito tayo. Bilis-bilisan mo nga dyan! Sarah! Nandito na ako! Natutuwa ako makita kayo. Kumusta ka na? Mukhang masigla kayo, ha? Masaya ang bakasyon ko. Kaya lang, lalo akong tumaba. Alam mo, Mama Sarah, para kong lalong tumangkad. Talaga? Ikaw rin naman na, tumangkad ka rin. Yay! Ipigil mo na nga yan. Sige na, Sarah, dalhin mo na yung mga gamit ko sa kwarto ko. Oo. Sa totoo lang, Miss Minchi, natutuwa sa inyo ang asawa ko, kaya nga may balak siya mag-donate ng malaking halaga dito sa paaralan niyo. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Lavinia, doon muna ako magstay sa Savory Hotel. Gusto kong puntahan mo ako doon bago ako bumalik ng Amerika, ha? Oo nga pala, Miss Minchin. Salamat dahil binibigay mo mga hinihiling namin. Wala yun. Ako nga dapat magpasalamat. Mama?
Para pa rin siyang bata. Ganyan din ang ibang estudyante dito. Normal lang yan sa mga nahihiwalay sa magulang. Alam mo, natutuwa ako dahil nakabalik na ako at nakita na uli kita. Ha? Mas masaya ito kaysa mamasyal sa buong Europa. At alam mo ba kung bakit? Hindi. Brought to you by Hackboy Anime. Ayan, malinis na. Ha? Aba, magsisimula na pala ang klase nila. Ni Sarah, ha? Anong problema, Becky? Hindi nagustuhan ni Miss Lavinia ang paglilinis ng silid-aralan. Ang sabi niya, papuntahin kita doon. Ha? At mukhang galit na naman siya. Pupuntahan ko siya. O, ba't natagal lang ka? Ano bang hindi mo na ang gustuhan sa paglilinis namin? Masasabi mo bang naglinis kayo mabuti? Ay, madumi pa nga ito. Pero sigurado akong pinunasan ko na yan. Eh, bakit may sulat pa ito? Siguradong may gumamit ng sulatan ko habang bakasyon. O, ano bang hinihintay mo? Linisin mo na to! Pasensya na. Akong gumamit ng sulatan na yan eh. Ano? Ginamit mo to? Becky, pasensya na, Miss Sarah. Pumasok ako dito ng bakasyon. Meron kasi ako naalalang salita at gusto ko yung isulat. Kaya ginamit ko muna ang sulatan na yan. Ha? Huh? Pasensya ka na, Miss Lavinia. Huwag kang makialam. Baliwala kahit humingi ka pa ng tawad sa akin. Si Sarah ang kausap ko, kaya huwag kang sasabat. O, bakit ganyan ka makatingin? Talagang ginagalit mo ako, ah. Nakakainis ka! Huwag mo akong sisisihin dahil ikaw ang may kasalanan! Sabihin niyo, sino nakabasag nito? Si Sarah po. Habang hawak ko pang sulatan ko, binunggo ni Sarah ang kamay ko. Kaya tumama ang sulatan sa salamin. Miss Vincent! Hindi po yung totoo! Habasin po sana siya nilabihin niya ng sulatan niya! Wala, pigilan sa atabi ako, totoo! Huwag ka nga mag-imbento ng kwento. Oo nga, tumahimik ka dyan. Hindi mo naman nakita ang totoong nangyari, hindi ba? Tumahimik kayo, huwag kayong magsigawan. Sarah! Po? Sumunod ka sa akin. Kahit ano pa totoong dahilan, ginalit mo pa rin kanina si Miss Lavinia. Kaya kasalanan mo man o hindi, ikaw pa rin ang mananagot sa nangyari. Pero ate... Ano po? Ano yun, Becky? Meron ka bang gustong sabihin sa amin? Opo. Kasalanan ko po. Ginamit ko po ang sulatan ni Miss Lavinia, kaya po siya nagalit.
Ibawas niyo na lang po sa sweldo ko ang pagpapagawa nun. Pero, Becky... Pwede ba? Alam mo ba kung magkano ang pagpapagawa ng bintanang yon? Mahal ang salamin nun. Kukulangin kahit kamitin ko ang sweldo mo sa buong buwan. Sarah, kapag lumabas ka para mamalengke, maghanap ko na rin ang gagawa. Opo, Miss Minjin. Sobra naman yun. Hindi naman tama na ikaw ang sisihin nila sa nangyaring yun. Pero Peter, kasalanan ko rin naman kung bakit nangyari yun. Pinigilan ko ang paghampas niya, kaya nabitiwan niya yun. Napakasalbahe talaga na Miss Lavinia na yun. Teka, ang alam ko, nandito lang yun eh. Peter, may paggawaan ba ng salamin dito? Ang sabi kasi sa akin, kapag kailangan ko siya, dito ko lang siya hanapin. Salamin! Gumagawa ng basag na bintana! Gumagawa ng salamin! Salamin! Huh? Ayun! Boy! Sandali lang! Huh? Aba, ikaw pala, Peter! Ano, kumusta ka na? Tsaka kumusta naman ang trabaho mo? Mahina ang kita, konti ang nagpapagawa eh. Nandito ako, dahil bibigyan kita ng customer. Talaga? Maraming salamat, Peter! ikaw ba magpapagawa? Oo, kaya lang, baka mahal. Hindi naman ako mahal maningil eh. Huwag kang maingay ha, sikreto lang natin ito. Kinuha ko lang mga salaming ito sa mga lumang bahay na sira na. Hindi ko binili mga salaming ito. Ha? Shhh! Pac-Boy, anime. Ano? May kasama si Sarah ang gagawa ng salamin? Opo. At ang sabi nga po ni Sarah, hindi raw po mahal maningil yung nakuha niyang gagawa. Talaga? Opo. Mas mura, mas maganda. Ipagawa niyo na ang bintana. Siguraduhin niyo lang na maayos ang pagkakagawa nun. Opo. Huwag na po kayo mag-alala, Miss Minjin. Makinig ka! Kahit na mura kang maningil, dapat maayos kang gumawa. Kung hindi, lagot ka sa akin. Wala po kayong dapat ipag-alala.
Huh? Ayan, miss. Tapos ko nang gawin yung bintana nyo. Maraming salamat. Paano? Magkano ba dapat na ibigay ko sa'yo? Dahil sa kaibigan ka ni Peter, pinagbutihan ko talaga ang paggawa. Pero... Oh, sige na nga. Kahit na maganda ang pagkakagawa ko, 5 na lang ang sisingilin ko. Ha? Huh? Ah? Bakit? Mahal pa rin ba yun? Naku, hindi. Tama-tama nga eh. Etong bayad ko. Ayos. Maraming salamat ah. Ako pa. Ano ka mo? Umalis na siya kahit hindi pa natin nababayaran? Opo, at ang sabi po niya, pinagbutihan daw po niya ang pagkakagawa ng bintana, kaya huwag niyo na raw pong babawasan ang sweldo ng katulong. Bakit niya kaya nasabi yun? Totoo bang sinabi mo, Miss Sarah? Hindi na ba talaga nila babawasan ang sweldo ko? Oo, maraming salamat, Becky. Alam ko, nag-alala ka sa akin kanina. Akin na, tutulungan na kita dyan. Miss Sarah, natutuwa ako dahil naging kaibigan ko sila Becky at Peter.